Hi guys, good morning and welcome back to our channel. So for today's video, kakarating ko lang guys dito sa Hanoi, Vietnam. Hindi na ako nakapag-vlog ng process ng sa airport. Ganun kasi sobrang antok ko talaga kanina guys. 5 a.m. kasi yung flight ko. So mga 1:30 a.m. umalis na ako ng bahay. So walang hindi na ako natulog kasi medyo alanganin, di ba? So sa aeroplano na ako natulog. Buong biyahe natutulog lang ako. Masaya. So yung flight mga 3 hours, ganun, 3 and a half hours. So, nagbubukla ako ng Grab guys papuntang hotel ko. Same pa rin naman, actually yung hiningi lang naman sa akin yung passport tsaka ano. Passport tsaka flight ticket. Tapos ang tanong lang mga immigration, government employee ka ba? Sabi ko hindi. Sabi niya, kailan ka babalik ng Pilipinas? Yun lang, dalawa lang tanong niya sa akin. Kami silang tanong, wait lang guys, nandito na pala yung taxi pa. Balikan ko kayo mamaya. At sobrang lamig dito sa ano. Actually, pang fourth time ko na sa Vietnam. Pero first time ko dito sa Hanoi. Hindi ko na na-vlog yung journey ko sa airport. Kasi kanina, sobrang antok-antok talaga ako. Kasi ang flight ko is 5 in the morning. So mga 1 a.m. nagre-ready na ako sa bahay. So hindi na ako natulog ng buong gabi kasi alanganin, no. Baka hindi ako magising, sabi ko. So antok-antok talaga ako kahit sa airport kanina. Parang nakapila ako sa immigration. Parang gusto ko matulog. May nakita pala ako sa pila sa immigration. Hi si ate. Pupunta daw sila sa ano, Hong Kong. Napanood niya daw yung mga videos ko. Sabi niya na parang kaka-Thailand mo lang. Yes, kaka-Thailand ko lang. Kaka-Vietnam ko lang actually. Tapos ngayon nandito ulit tayo sa Vietnam. Pero sa mga last Vietnams ko kasi lagi ako nasa Saigon, sa Ho Chi Minh. First time ko mag-Hanoi. Tapos yung ano ko pala yung Airalu, 'di ba na mention ko sa inyo yung Airalu, yung eSIM before nung nag-Thailand tayo. Bumili rin ako for Vietnam last time. Tapos nagamit ko pa rin siya hanggang ngayon kasi 30 days pala yung nabili ko. Nawala rin sa isip ko. 30 days pala yung nabili ko sa Vietnam na SIM. So abot pa yung 30 days ngayon kasi wala pang 30 days pala simula nung last ako nag-Vietnam. So yun yung ginagamit ko na SIM card ngayon, pero hanggang ano lang siya. Siguro magagamit ko lang sa mga 4 to 5 days. Tapos pag naubos na or nag-expire na, magta-top up na lang ako. Kasi may option naman na mag-top up. 9 a.m. pa lang. So feeling ko hindi pa ako makaka-check-in sa hotel. Saka ito lang pala yung dala ko guys. Naka-backpack lang ako. Tapos may dala kasi ako na laptop. So ayoko rin iwanan sa hostel. Maghanap na lang muna tayo ng kakainan natin. So dito ako nag-stay sa Old Quarters, may S ba yun? Old Quarters. Ayan, ito yung Old Quarters guys. Parang makute yung ano niya, yung area niya. And then I suggest kung magpupunta kayo ng Hanoi, maganda rin mag-stay sa Old Quarters. Kasi nung nagbubuk ako ng tours, aray ko, like yung Halong Bay tour. Kapag Old Quarters yung ano mo, hotel, parang free yung pick up. Ay, ipipick up ka nila ano, dito mismo. Pero kapag malayo ka, parang kailangan mong mag-commute papunta doon sa meet up point. And then ano pa ba? Ano pala ngayon? Parang winter pala dito sa Hanoi. Hindi ako ready kasi nung mga past na Vietnam natin, 'di ba? Lagi lang ako nasa Ho Chi Minh. Laging mainit doon, walang winter doon. Meron pa lang winter dito. Tapos ang ano pa, kasi ito lang yung dala kong jacket. Isa lang, as in isa lang kasi nga naka-backpack lang ako. So, hindi naman ako pwede makapagpadala ng mga makapal na jacket, no? May winter pala dito. Kaninang pagkadating ko, 9 degrees, guys. 9 degrees Celsius. Parang, ano, parang Japan. Nag-Japan ako ganun yung weather. Tsaka nung Korea. Ano, parang feeling ko hindi ko kakayanin ng t-shirt. Parang hindi ko kaya ng t-shirt lang nito. So, baka bibili ako ng jacket, kahit isang jacket lang na makapal para ma-survive ko lang tong trip ko na to. Tignan mo guys, yung soldier doon naka-jacket sila na makapal. Ayan, yung mga tao lahat sila naka-jacket. Ayan, winter talaga guys, yun nyo yung parang si Lolo nga yung jacket. Tapos yung mga tao, tignan mo lahat naka, yung jacket na makapal. Tapos ako guys, yung jacket ko na pang ano lang. Hindi nga to jacket eh. Parang tela lang. Alam, masyadong malamig. Parang hindi ako makakasurvive ng ito lang yung ano ko, jacket ko.
Siguro sa day 1 natin, total wala pa akong tour. Sa day 1 natin, guys, bibili na ako ng jacket. Kasi malamig talaga. Parang feeling ko nasa ano ako, ibang bansa. Ah, nasa ibang bansa ka naman talaga. Parang yung pag Vietnam kasi, pangatlong Vietnam ko na kasi lagi sa Saigon. Wala kasi winter dun. So yung iniisip ko, mag-sando-sando lang ako. Alam mo yung mga dala kong outfit, puro sando. Tsaka ano, mga t-shirt lang. Tignan mo si ate, naka-OOTD ang lola mo. Ah, ang lamig, my God. Hindi ko ina-expect yung lamig talaga. Nawala sa isip ko na may winter pala yung Hanoi. Akala ko kasi pag Vietnam laging mainit, parang Pilipinas. Ah, Diyos ko. Ayan, magkape muna ako, guys. Hindi ko na talaga kinakaya yung lamig. Like, I'm gonna freeze. Ayan, meron ditong Highlands Coffee. So nagkape na muna ako ng mainit kasi hindi pa tayo makapag-check-in. And meron akong biniling tinapay. Ay! Sakto dito sa harap ko, guys, merong ano, tindahan ng damit. Alam. Bili ako ng croissant. Ay, magkano to lahat? Yung kape tsaka ito, 100,000. Magkano yun? Hindi ko rin alam, guys. May ako sa i-convert dito kasi million-million yung pera. Buta ko lumalapit. May microphone na ako. Gumagano ba ako? Nasanay ako na malapit ako sa camera. Or may microphone ako? Ayan, meron. Ayan, 102,000 itong croissant tsaka kape. So, 230 yung dalawa. Kape plus ito. Not bad, no? Not bad. Ang lamig talaga, oh my gosh. Tapos guys pala, yung, di ba nag-Vietnam ako last time, tapos hindi ko naubos yung pera ko. May natira pa ako na 1,400,000, milyonaryo. May natira akong 1,400,000 plus sa previous trip ko. So yun muna yung ginagastos ko ngayon. Siguro mga 3,000 plus pa yun. So, hindi pa ako nagpapa-exchange ng money. Tapos yung SIM card ko din, yung Airulo pa din. Yung nabili ko rin dati. So, wala pa akong ano, ginagawang any transactions. Pagkadating ko dito, may pera pa ako na Vietnamese. Hindi ko na siya pina-exchange the last time kasi sabi ko parang feeling ko babalik rin naman ako ng Vietnam. Tapos yung SIM card ko. So, ayun. Yun yung mga ginamit natin na pang kape and then pang Grab. Tapos may pera pa ako dito. Itatry ko lang na mag-check-in sa hotel, though I know hindi ako makakapag-check-in, pero ano lang, itatry ko lang yung luck ko, baka today is my lucky day. Baka pag-check-in din nila ako, kasi ang hirap magbitbit ng mabigat na bag kasi may laptop ako. Para ma-explore natin siya nang wala tayong daladala. Pero pag hindi talaga pa pwede mag-check-in, let's accept it. Let's move on. Tapos kailangan ko bumili ng jacket talaga, guys, kasi ang lamig talaga. I mean, bakit ba hindi ko alam na ganito kalamig sa Hanoi? Akala ko like mga siguro, sabi ko baka mga, kung malamig man, mga Baguio level, ganun yun. Parang kaya naman. Ano siya, 9 degrees. Malamig pala siya. Huy, nasan yung ano ko? Ay, doon pa ano. Nandito na rin ako. Nag-hostel lang pala ako. Sa 4 days ko, nandito ako sa Hanoi Traveler's House. Aray ko. So ito guys, yung vicinity ng ano ko, hostel ko. Nandyan itong white na yan. Ayan, itong white na house. Nandyan yung building ng hostel ko, Hanoi Traveler's House. Tapos yung Mad Monkey, ayun lang pala, magkatabi lang talaga sila. As in, tabing tabi. Kasi yan, marami ng mga kapihan dito. Pizza, restaurants, mga foot massage. Ayan na siya. So let's try our luck.
sana makapag-check. Eh, ano, may spa rin dyan. May pho, may gata. Ala, may gata din dito. Mani-pedi. And foot massage, 150k. Ano yun? Kaya na siya, Hanoi Traveler House. Ah, Traveler pala, wala palang S. Parang ano, tour agency, no? Sorry, may mga tour. Ah, cute. Hello, can I check in already or not yet? So, check-in time 2 p.m. 2 p.m.? Yes, can you sit here with them? Alright, maybe I'll just go. Use some tea and coffee. Oh, it's free? Yeah, free. So we'll grab some tea or coffee. Bash and fruit juice. Tomorrow? It's free, really? Yeah. Yeah, maybe fruit juice. Fruit juice. Yeah, thank you. Saying guys, free daw yung ano, fruit juice, tea, or coffee. Tapos hindi pala ako dito naka-check. Hindi mo lang, hindi niya chinek yung ano ko. Hotel booking bago niya ako i-offer. Malay mo, hindi pala ako taga dito. Hello, thank you. You wanna say hi to my video? What's your name? My name is Henry. Henry? Yeah. Thanks for the juice, Henry. Nice, guys. Ang bait nila, no? Parang kahit hindi pa ako nag-check-in. Hindi nila chinek yung ano ko booking. Malay mo, nagpanggap lang bala ako na dito ako naka-check-in. Nag-doubt tuloy ako kung dito ako naka-check-in. Baka mali pala yung napasukan. Pero alam ko kasi free yung breakfast dito. Kasi nung binubook ko, sabi ko gusto ko free breakfast para makatipid ako. Apparently, dito yung breakfast area. Ayan o, nag-breakfast na sila. Ah, ganyan. Bukas dyan tayo mag-breakfast. Okay, so as expected, hindi pa ako pwede mag-check-in, which in-expect ko na naman yun. Pero ang ganda ng ano nila, no? Ang ganda ng pag-welcome nila sa akin. I mean, very warm. And may produce talaga. Na-appreciate ko naman. Mabilis pa naman ako ma-please. Pag mga ganun, yung binibigyan ako ng juice, parang nai-inlove. Charing lang, charing. Wait lang. Hanoi Traveler House. Okay, tama naman guys. Tama naman yung ano. Yung booking ko is today. Yeah. But it's only 9:30. So 2 pa daw. 10, 11, 12, 1. Meron pa tayong 4 and a half hours. I think. Therefore, I am. Charing. I think. Mag-walk na lang tayo. Though, ang bigat kasi ng bag ko, guys. Tapos may kukwento pa ako sa inyo lately. Naiya ko. Pero abili ko na. Nagkaroon ako ng gout. Alam niyo yung gout, di ba? Parang pang matanda na sakit yun. Tapos unhealthy kasi yung lifestyle ko lately. Tapos yung work from home, nasa bahay lang ako. Tapos kung ano-ano kinakain ko. Nagka-gout ako. Kaya parang medyo ngayon hindi pa siya fully healed. Nahihirapan ako maglakad. Although hindi naman siya like super sakit, pero may konting kirot pa rin. Tapos kailangan ko na magbawas ng timbang. Kailangan ko nang mag-ingat sa mga kinakain ko. Bawal ako sa mga baboy, mga baka, gano'n. Yun pa naman madalas yung ulam namin or yung kinakain ko. So, oh, it's a struggle, but yeah. Tapos, feeling ko sige, ilakad natin. Kasi parang tagal ko na siyang hindi nilalakad. Kasi nga, nahihirapan ako. But feeling ko i-exercise kayo natin ngayon. No? Baka malay mo gumaling. Nahihiyan ako dito. Nakitambay lang talaga ako. So yun guys, first order of business, bibili muna ako ng jacket kasi medyo struggle talaga yung lamig. Ayan, feeling ko mas mura sa mga ganito, mga gilid-gilid. Check nga muna natin. Ayan lang yung hotel ko doon sa, ayan lang yung hotel ko yung sa may Hanoi Traveler House. Ay, ito meron din dito. Check na natin kung magkano. Let's see. Oh my god. Hello. Hello. How much is your jacket? How much is this? 400? 400 la. 800 peso. What? 800 peso. 800 peso. Peso? Okay. How about the
Ay. This is giving. Pero feeling ko mas mahal to. Or ito na lang para magamit ko rin sa Japan. Kasi magja-Japan din ako eh. How about this? How much is this? 700,000 $30. $30? 700,000. How much is that? Wait lang, let me just convert ha kasi hindi naman tayo kayamanan. 700,000 16 Ha? Di ba mura 'yan? No, mura 'yan, pero for sure hindi siya original. Pero, mura na yun, 1.6. Kailangan ko lang naman ng magandang jacket kasi malamig. Tsaka magagamit ko siya sa Japan. Ano, bilhin natin? 1.6 lang, guys. 700,000? Sabi niya $30. Hindi ka namin $30, baka mali ako. 30 times 54. Oo nga, 1.6. Ah, hello? Let me just check. Try on. All of these jackets, 1.6 or different price? 1.6 all? Oh. Maybe there's this discount. No discount? Discount already? Okay. How much? Okay, discount. Can I try this? Do you have smaller? Small? I have more size. Do you have black color? Black, no? Yeah. Parang gusto ko ng black para... Lalaki. Lalaki. Huwag tayo nga. Malaga. Ha? Okay. Can I fit first? Okay, try on. Yeah. Try. Parang iba yun. Parang mas... Guys, maybe I'll buy this na lang kasi okay. Kasi wala pa talaga akong black na winter jacket at natatanggal yung ito, yung sa ano niya, yung sombrero. Ito natatanggal, so pwedeng kung umuulan kasi may naka-zipper lang siya dito. So I think I'll buy it na kasi wala pa akong black, tapos parang gusto ko ng black na ganito, tapos may Japan niggas ako next month, winter pa sa Japan. So, kailangan ko rin talaga nito. Kakayanin niya ba yung winter? Feeling ko kaya naman. Sige, 1,600 pesos daw. Pero, itatry ko na tawaran. Yung kano kaya yung best price. So, tara, ask na natin. Yeah, yeah. I feel so much better. Hindi na ako ganun kanilalamig. So, nakuha ko siya ng 1,400. Yung initial niyang sabi diba, 1,600 pesos. Tapos natawaran ko ng 200 pesos lang. Actually, feeling ko matatawaran pa siya ng mas mababa. Kaso parang nagagarit na siya. Parang kanina ka patawad din tawad. Ganun na yan. Hindi ko kaya yung... Kasi kanina may isang ano, parang local siya. Nag-ano sila eh. Na parang, ah, mahal, ganun. Tapos parang natawaran niya pa ng sobrang baba. Pero ako parang nahihiya na ako like yung sobrang tawad. Wala akong ganun powers. Basta matawaran lang ng konti. Parang, sige, go na yan. Kasi yung 1.6 nga, parang bibiling ko na to eh, yung 1,600 pesos. Bibiling ko na to eh. Tapos natawaran pa ng konti. Okay na ako doon, 1.4. Like, not too bad. Tsaka magagamit ko rin to sa Japan talaga. So tara, punta na tayo sa ating first destination, ang St. Joseph Cathedral. Pero naiihi ako. Balik lang ako sa hostel ko. Iihi lang ako kasi bigla ako naihi. Ang kulit na merong winter ang ano, ang Vietnam. Kasi kung titignan mo yung itsura niya, parang, di ba usually mga winter na sa mga Japan, gano'n, mga Korea. Pero yung ganito na nai-imagine ko tuloy yung Pilipinas na parang may winter din tayo. Kainggit naman. No? Nakakainis, wala tayong gano'n. Ganun.
nakakaingit na, na mayroong winter pala ang Vietnam. Kasi medyo may hawig yung Philippines tsaka Vietnam. Hindi naman sobrang hawig. Pero kumbaga like, parehas ba tayo? Third world country, no? Kasi kapag winter, isipin mo laging Japan, Korea, mga ganun, no? Tapos meron din pala sila. Nakakainis. Tapos parang nasa gilid-gilid lang kayo. Nasa, patingin pakita ko sa inyo. Yung parang ganyan-ganyan, no? Nasa gilid-gilid. Pero naka-winter jacket. Hindi mo kaya. Ang kulit, no? Ay, ito pa yung namimiss ko sa Vietnam, mga prutas-prutas, kasi mura yung mga prutas dito eh. Magba-back to healthy living tayo. Strawberry. Ang dami mga North Face na jacket dito, guys. Yung parang mga hindi orig. Ano ba tawag sa mga ganun? Class A, no? Mga ganun. Pero parang okay naman yung itsura. Okay din siguro yung quality. Tapos mga made in Vietnam. Di ba usually pag made in Vietnam, medyo okay din yung ano quality. Actually, naglalakad-lakad lang ako. Papunta tayo sa St. Joseph Cathedral. Tapos ito yung old quarter. Ang saya ng old quarter. Ay, wait, bakit naman na, ano, nagpipreno? Ayan, ganyan yung vibe niya. Ay, sorry. Ako ba yung preninuhan niya? Baka ako. Uy, nasa gilid naman ako. Nasa gitna ba ako kanina? Hindi ka napansin. If nasa gitna ako, katawad. Hindi ko yung na-expect na ano, mag-winter jacket ako sa Vietnam. Kasi init na init ako pag nasa Ho Chi Minh nga ako. Gusto ko gabi lumalabas kasi ang init sa umaga. May winter pala yung Hanoi. Ito, oh, di ba? Nagkaroon na kayo ng tip. Kung gusto nyo ma-experience yung winter na hindi magastos. Kasi pag mag-winter kayo sa Korea, sa Japan, sa ano ba, Hong Kong, China. Di ba usually may mga visa-visa pag Korea, Japan. Kung gusto nyo lang ma-experience yung winter na walang visa, mura, Hanoi, guys. Di ba mag-Hanoi? Oh, my experience ng winter. Ano ba ngayon? Ngayon is January. So, pwede kayong punta dito ng siguro mga December, January, February, ganun winter pa siguro 'yon. Yes. Hindi nyo kaya, guys. Meron na akong ano, stand. So, ang ganda. Kasi ako mag-vlog, wag may stand na. So, yung camera ko naka-ano siya sa malaking tripod and then yeah, I'm pretty much ready. So, first stop for the day, nandito tayo sa St. Joseph Cathedral. Medyo umuugalang siya, no? And based sa nabasa ko, ito yung parang one of the earliest cathedral or Catholic church na itinayo dito sa Vietnam or dito sa Hanoi. Tapos kung ang impression ko sa kanya, para siyang, how do I say it? Para siyang comics, no? Parang drawing sa comics. Parang ganun yung feel, na-feel ko sa kanya. Parang ang ganda. Parang feeling ko maganda mag-picture dito. So, ayan, this is our first stop. Parang mga 15-minute walk lang siya from my hostel. Tapos naglakad lang ako sa old quarters. Tapos napunta na ako dito. Let's go! Tapos, ito lang yung jacket na susutin ko in the next 2 weeks. So, magpasyensya. Hindi na akong lagi nyo makikita tong jacket na to. Kasi wala akong luggage. Tapos ito lang yung pwede ko mabili kasi hindi na siya kakasya sa bag ko. So yun guys, yung sa likod ko yung St. Joseph Cathedral. Ayan. Tapos ang ganda pala ng ano niya dito, oh. Look. May mga cafe. Wait, pakita ko sa inyo. Mga aesthetic na coffee shops. Ito, parang giving sa akin tong godmother look, no? Parang feeling ko aesthetic sa ano, loob, oh. No? Parang gusto ko magkape dyan, tapos magtatrabaho lang ako kasi may mga backlog ako sa trabaho. Kasi may mga coffee shop din doon. Ito, fruit shake. Ito, another cafe. No? No, it's giving me the vibe. Parang gusto ko magkape dito sa godmother. Pero nagkape na kasi ako kanina, di ba? Sa, saan nga ba yun? Sa, wala, nalimutan ko rin. Yung kaninang kinapihan natin, nung kakarating ko lang, kasi lamig na lamig ako. Pero gusto ko tumambay dito, mukhang maganda sa loob. Tapos magtatrabaho ako, anong oras na ba?
11:30, 12:30, 1:30. 2.5 hours pa bago tayo makapag-check-in sa hotel. So, trabaho ba ako? Na-torn ako between magtatrabaho ba ako or i-enjoy ko yung bakasyon. Magtatrabaho ko kasi parang feeling ko ang dami kong kailangan tapusin. But at the same time, iniisip ko, nasa bakasyon ka, so dapat mo sulitin. So, I'm kinda torn. Sige, wag na ngalak. Wag na ngalak magtrabaho. Pero parang ganda kasi tumambay dito. May isa pa kasi ako nasa listahan ko, yung parang bridge tsaka parang park na may lake dito. Yun yung pupuntahan natin na susunod. Iniisip ko kung pupunta na tayo doon or copy muna tayo. What do you think? Kaso nag-copy na ako kanina. Chill lang, kayo, upo-upo lang kayo dito. Tapos ang ganda pa ng klima. Ang ganda ng ano, climate in English mo lang. Ang ganda ng weather. So yun guys, parang less than 5 minutes pa lang ako naglalakad from the St. Joseph Cathedral. Is nakita ko na itong Sapa ba tawag dito? Lake. Ang tauhay, ang tahimik lang. Pakita ko sa inyo. Ayan, no? Tahimik lang. Pero walang mga umano dito. Yung parang mag-boat-boat. Ay, boat ba tawag doon? Yung parang sasakay-sakay ka. Parang sa Baguio ba? Parang sa Baguio board, Burnham, di ba? Yung may mga sasakyan kang mga pato-pato. Pato-pato. Tinarik itong Sapa na to, no guys. Ang lamig. Parang mas malamig dito kasi open area. So yung hangin nasasalo mo. So mas nakakadagdag siya sa lamig ng panahon. Sige, lakarin natin to. Ang bigat talaga ng bag ko. Ito, oh. Hindi pa rin kasi tayo makapag-check-in. Pero mga 2 hours na lang makapag-check-in na tayo guys. So, pag naano ko na to, siguro mag-check-in lang ako. So, mag-charge lang ako ng mga cellphone, ng camera. Magkapahinga lang ako. Tapos labas ulit tayo mamayang gabi. Hindi ko expect na yung Vietnam magiging ganito kalamig. Ay, masaya. Mas tauhay yung Hanoi, no? Parang mas chill yung Hanoi kaysa sa Saigon. Sa Saigon kasi parang super busy, no? Although busy din naman dito sa Hanoi, pero or dito lang sa area na to, itong sa park na to, medyo mas ano siya, mas laid back ng a little bit. Tapos meron pa silang paano Sapa dito. It's giving me the Sapa vibe. May nagtatanong pala sa akin sa Instagram kung magpupunta daw ako sa Sapa. Ito ba yung Sapa? Charing. Joke lang. Alam ko yung Sapa, yung parang lugar yon. Pero I'll check if kaya ng time, but baka hindi. Pero maganda daw yung sa yung Sapa na yon. Marami akong naririnig na positive feedback about Sapa. For now, itong Sapa muna tayo. Okay guys? Ayan. Sapa din to. Oo. At least nakapunta ako sa Sapa. Hala, may Kong Cafe. Ay, parang napanood ko sa vlog. Itong Kong Cafe, oh, no? Yan siya, guys. KFC. Ay, cute. Tapos magka-copy-copy kayo dyan. Tapos ang iyong harap ay Sapa. Ang lamig ng panahon, ang bigat ng bag ko. Yung gout ko mas lumalala. Ang bata ko pa para magka-gout, no? Hindi ko rin ina-expect kasi parang akala ko dati sobrang healthy ako na tao. Especially before pandemic, super healthy ako before pandemic. Like parang talagang religiously ako nag-gym, ganon. Tapos nung nagka-pandemic, yung work from home, nasa bahay na lang ako. Parang feeling ko naging less active yung lifestyle ko. And then mga kinakain ko parang hindi na rin healthy. Alam mo yun, tapos ang dami ko na kumain. So, siguro kailangan ko talaga magbawas ng timbang. Kasi pag may gout daw, kailangan magbawas ng timbang. Actually, before pa, parang there was an instance na na-high blood din ako. Imagine, like, ang bata ko pa, tapos ang dami ko ng mga nararamdaman. Like, hindi ko na-expect kasi parang feeling ko healthy ako. So, medyo binabawasan ko na. Feeling ko rin sa kaka-travel ko, diba, kung ano-ano yung mga kinakain ko. Medyo itatry ko na hindi na ganun din kumain ng malala. Pero,
Hindi ko naman yung parang wala talaga akong kakainin na bawal. Masarap pa rin kasi yung bawal. Pero, yan yung bridge. I think that's the bridge that we're looking for. So tara, ikot lang tayo dun. So yeah, na-enjoy ko yung paglalakad na malamig tapos may sapa ka na nakikita dyan, no? Ay, happy family. So yun guys, yung Hook Bridge. Tapos, from here, natatakpan lang nitong mga puno na to yung temple, yung Ngoksan Temple. So yan na yung, so ito yung, itong Hook Bridge. Itinayo siya noong hindi ako nag wait lang, hindi pa pala ako nag-research. Basta maganda naman. Basta maganda naman. It's a bridge na maganda. Ang pangalan niya is Hook Bridge. Parang masaya tong lugar na to para if you want to parang magmuni-muni, mag-isip-isip about life na parang alam, tagal ko ng single. Bakit ba hindi ako nagkakaroon ng jowa? Like, saang aspeto ba ng buhay ko ako kailangan ko pang i-improve? Na parang, hala, baka hindi talaga ako jowa material, or hala, baka tatanda talaga akong dalaga. Parang ayoko namang tawagin sarili ko na dalaga. Gusto kong tatandang princess. Or, hala, baka ang purpose ko talaga sa buhay ay mag-vlog lang at hindi magkaroon ng love life. Tapos parang, hala, Lord. Lord, joke lang yun. Lord, joke lang kasi yun. So guys, hindi pala free dito sa temple, sa Ngoksan Temple. Nagdidiretso lang ako kanina. Tapos hiningan ako ng ticket. May ticket pala kasi dito ako dumaan na yan sa may ilog. Tapos yung ticket kasi nandito siya sa may kalsada. So dumiretso ako dito. Hindi pala pwede. Ayan. 50,000 won or mga siguro 100 pesos ganun. 110 pesos. So let's go na. Hala, medyo palubat na yung ano. Medyo palubat na yung camera ko. So, konting ano na lang. Montage. Sorry. Montage. Ayan. So ayan, ang lamig. Grabe yung kampas ng hangin dito. Lamig. Oh, so this is the bridge. Ah, makid din dito mag-picture. Ang cute ng lake nila. Parang virgin. Virgin, no? Parang untouched. Tapos wala rin mga, yung mga parang sa Burnham Park na sasakay-sakay ka ng mga ano, kung anek-anek, no? Sa kanila parang Prinisfield lang talaga nila. As lake lang siya, ganun lang, oh. At yung hangin malamig. So this is the bridge and going to the temple. I think this is our last stop for this morning. Tapos mag-check-in na tayo. Finally, mag-check-in na tayo. Let's go. Ayan, pinalaya niya yung isda sa dagat. Tapos, release fishes at the special national. Okay. Ano yung essence? Hindi ko naiintindihan. Hindi ko lang kung slow ba ako or what. Nag-release doon ng fish yung president, yung si... Ano siya? The General Secretary of Communist Party, President of the Socialist Republic of Vietnam, release fishes. Okay, nirelease niya yung fish dito sa lake. Pero anong ano nan? Hindi ko pa nakikita yung explanation kung bakit siya parang ano, nasa picture. Nag-release siya ng fish dito sa ocean. Baka it's a sign of ano, freedom. No? Parang freedom na. We got our freedom back. We are Vietnam. And we will fight for this country. Chari, nema lang. Ayan o. Pero ang chill lang lake na to. It's tahimik. It's giving me the vibe. And all that. Mahilig kayo about history, ganun. Pero hindi ko kasi favorite subject ng history eh. Favorite subject ko yung human anatomy. Human anatomy, chari. Ala, palubot na yung camera ko guys. As in, few seconds na lang to, so I think that's
all for today. Later, magpapahinga lang ako sa hotel ko, mag-charge, and then lalabas ulit tayo mamayang afternoon and din gabi. Let's see what will happen. And medyo matagal-tagal pa tayo dito sa Vietnam. So, let's see. I hope to see you again sa ating susunod na video. Video? Video. And thank you for joining me. Yeah. What's up, Hanoi? See you in the next one. Bye, guys.